Maraming kasambahay ang hindi sineswerte sa kanilang amo. Mayroong mga masusungit at mapagmataas, pero sa kabila nito ay kailangang magtiis ng kasambahay, lalo na kung kailangan ang pera. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Sally, kanina pa ako may inuutos sa'yo pero hindi mo ako pinapakinggan. Ano bang iniisip mo riyan? Tanong ng among si Tess sa kanyang kasambahay. Naku, pasensya na po ma'am. Nakatanggap kasi ako ng tawag sa asawa ko. Kailangan daw ng pera dahil nakagat ng aso ang anak namin. Sinabi ko naman sa kanya na huwag pabayaan ang bata. Saka dapat yung may-ari ng aso ang managot. Sagot naman ni Sally. Kung kailangan talaga ng pera ay pauutangin muna kita. Mas importante ang kalusugan ng anak mo. Hindi biro ang kagat ng aso, Sally. Sandali at kukunin ko lang ang pera at ipadala mo na sa kanila. Saad pa ng matanda. Naku ma'am, huwag na po. Marami pa po akong kulang sa inyo. Baka wala na po akong sahurin sa katapusan. Ako na lang po ang gagawa ng paraan. Kakausapin ko po yung may-ari ng aso. Wika muli ng kasambahay. Huwag ka nang mahiya, Sally. Saka mo na lang ako bayaran kapag nakaluwag ka na. Dagdag naman ng matanda. Masasabi ni Sally na hindi man siya sinwerte sa buhay, ay swerte naman siya sa kanyang amo na si Tess. Matagal na siyang nagtatrabaho rito bilang isang kasambahay at wala siyang masasabing masama rito. Pamilya ang turing nito sa kanya. Sa katunayan nga ay siya na ang nahihiya sa sobrang kabaitan ng matanda. Ayaw mong tanggapin ni Sally ang pinapautang na pera ng kanyang amo ay kailangan niya ito upang madala na agad ang kanyang anak sa doktor. Kinakabahan din kasi siya para sa kalagayan ng bata. Dalhin mo na agad si Junjun sa ospital nang mapaturukan na ng bakuna. Ingatan mo naman ang anak natin, Mando. Hindi biro ang laki ng perang inutang ko kay Ma'am Tess. Wala na akong sasahurin sa katapusan. Wika ni Sally sa kanyang asawa. Wala namang pagagamitan ng pera yung matandang iyan. Saka marami naman talaga siyang pera. O siya, ipadala mo na nga agad at nang makaalis na kami ng anak mo. Sambit naman ang mister na may halo pang pagkairita. Pwede ko bang kausapin man lang muna si Junjun para malaman ko ang kalagayan niya? Wag na, ipadala mo na yung pera. Nang sa gayon ay makalarga na kami. Bilisan mo at baka kung ano na ang nangyari sa anak mo, giit pa ni Mando. Biglang kinutuba ng hindi maganda si Sally. Kilala pa naman niya ang asawa. Gagawin nito ang lahat upang makapagsugal. Kaya ang ginawa niya ay tinawagan niya ang isang kaibigan malapit lang sa kanilang bahay. Tinanong niya kung tunay bang nakagat ng aso ang kanyang anak. Anong nakagat ng aso? Eh nandun sa labas at masiglang masigla na naglalaro. Sandali lang at inatanong ko, gusto mo? Sambit ng kapitbahay. Huwag na Yoli, maraming salamat na lang sa'yo, wika ni Sally. Hindi na ipinadala ni Sally ang pera at ibinalik na lamang iyon sa kanyang amo. Patuloy naman ang pagtawag ni Mando dahil hinihintay niya ang padala ng asawa. Akala ko ba'y kailangan mo ng pera? Sinagot na ba nung may-ari ng aso yung magagastos sa bakuna? Tanong ng matanda. Hindi po ma'am, matipid na sagot ni Sally. Huwag mong sabihing niloloko ka na naman ng asawa mo. Pati anak nyo ay ginagamit pa. Alam mo Sally, kung ako sa'yo ay hihiwalayan ko na yan. Parang hindi na siya magbabago eh. Inis na wika pa ni Tess. Ma'am, sino naman po ang mag-aalaga sa anak ko? Saka isa pa, ayaw ko rin masira ang pamilya namin. Kailangan siya ni Junjun, sagot ni Sally. Hindi kailangan ng anak mo ang isang ama na kagaya niya. Halang ang kaluluwa ng lalaking iyan, Sally. Kung matino siya ay hindi niya gagamitin ang anak mo sa ganyang bagay para lang magkaroon ng pera. Kung ako sa iyo ay iiwanan ko siya habang maaga pa at may pagkakataon pa. Mungkahin naman ang matanda. Matagal na rin pinag-iisipan ni Sally ang hiwalayan ng kanyang asawa. Ngunit alam niyang hindi rin matatahimik ang kanyang buhay. Ang tanging paraan na lang para makawala siya ay kung magkakaroon siya ng malaking pera at makalayo sila ng anak kung saan hindi masusundan ito. Samantala, galit na galit naman si Mando dahil hindi siya pinadalhan ng kanyang asawa.
Pag-uwi ni Sally sa kanilang bahay ay nagkasagutan sila. Hindi tuloy sinasadyang mapagbuhatan siya nito ng kamay. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw na nga ang nanloko ay ikaw pa ang may ganang manakit. Wala ka rin namang naiiturong sa pamilya na ito. Mula noon ay ako na ang nagtatrabaho. Masyado ka ng pabigat sa akin, sigaw ni Sally. Ang yabang mo, porke ikaw ang nagdadala ng pera sa bahay na to? Hindi mo alam kung gaano kahirap ang maging taong bahay, Sally. Tinatapakan mo ang pagkalalaki ko, sigaw rin ni Mando. E di maghanap buhay ka. Kung gusto mo talagang kumilos ay noon pa, Mando. Kukunin ko na ang anak ko at aalis na kami rito. Iiwanan ka na namin. Matapang na saad ng ginang. Ngunit, hinila ni Mando pabalik ng bahay ang anak. Kung gusto mong lumayas ay umalis ka, pero maiiwan sa akin si Junjun, giit ni Mando. Ayaw ni Sally na iwanan ng anak, ngunit sa puntong iyon ay kailangan niya ng manindigan. Sige kung yan ang gusto mo, buhayin mo yung anak mo. Sambit ni Sally sabay alis ng kanilang bahay. Mula nang makabalik siya sa bahay ng kanyang amo ay pinutakta na siya ng tawag ng kanyang asawa. Nariyang tinatakot siyang sasaktan daw nito ang bata kung hindi siya magpapakita. Hindi ka ba nag-aalala sa anak mo? Gusto mo ba ay ipapulis na natin siya? Kailangan nating bigyan ng leksyon ng lalaking yan, saad ni Manang Tess. Huwag na po, hindi naman niya magagawang saktan ng anak ko. Kinuha lang niya si Junjun dahil gusto niyang may panghawakan laban sa akin para hindi ako umalis, saad naman ni Sally. E papaano kung sinasaktan niya talaga dahil wala siyang mapagdiskitahan? Tutulungan kita. Sally, huwag kang mag-alala. Saad muli ng matanda. Ma'am, huwag na po. Tama na po ang pagtulong na ginagawa ninyo sa akin. Dapat po ay ako ang nagsisilbi sa inyo. Huwag niyo na pong problemahin ang problema ko dahil nag-aalala rin ako para sa inyong kalusugan. Kakayanin ko po ito at palalagpasan namin itong mag-ina. Kailangan ko lang po talagang makaipon, wika pa ni Sally. Lumipas ang mga araw at pilit na tinitiis ni Sally ang kanyang anak, hanggang sa mabalitaan nga niya na hindi na ito pinapakain ng asawa at pinagbubuhatan pa ng kamay. Alam ni Sally na wala siyang laban kay Mando, wala siyang sapat na kakayahan upang ipahuli ang kanyang asawa. Wala siyang magawa kung hindi ang umiyak. Nais na niyang balikan ang mister ngunit mabuti na lamang ay nariyan si Tess. Nagpadala ako ng mga pulis sa bahay ninyo. Huwag kang mag-alala at kilala ko ang mga iyon. Tauhan sila ng dati nang namayapa kong asawa kaya wala kang dapat ipangamba. Ililigtas rin nila ang anak mo at sinisiguro kong makakarating siya sa iyo ng maayos. Saad pa ni Manang Tess. Napayakap si Sally sa kanyang amo. Maraming maraming salamat po, ma'am. Hulog po kayo ng langit sa buhay namin ng anak ko. Umiiyak na sabi ni Sally. Ilang oras lang ang nakalipas ay tuluyan na ngang nagkita ang mag-ina. Labis ang pighati ni Sally nang makita ang anak na puno ng mga pasasakatawan. Pasensya ka na kung iniwan kita sa tatay mo. Hinding-hindi na tayo magkakahiwalay ngayon, anak. Hindi kanya masasaktan pang muli, pagtangis ng ina. Samantala, kinasuhan at tuluyan ng nakulong si Mando dahil sa pagpapabaya at pagbubuhat niya ng kamay sa kaniyang mag-ina. Dahil nag-iisa na rin sa buhay, ang matandang amo ay kinupkup na sila nito. Siya na rin ang nagpaaral sa bata at nagbigay ng mga pangunahing pangangailangan. Maraming salamat po, Ma'am Tess. Hindi man ako pinalad sa asawa, ay pinalad naman ako na makilala kayo. Nagpapasalamat ako sa Diyos na kayo ang ibinigay niya sa akin na maging amo ko. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob habang ako'y nabubuhay. Bilang ganti ay hindi ko po kayo iiwanan. Pagsisilbihan ko po kayo hanggang sa huli, saad ni Sally. Makalipas ang 2 taon mula ng pangyayaring iyon ay binawian na rin ng buhay ang matanda. Iniwan niya sa mag-ina ang lahat ng kanyang kayamanan at ari-arian. Ginamit naman ito ni Sally upang makapagsimula silang mag-ina ng bagong buhay. Isang tahimik na buhay malayo sa dati niyang asawa. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.